magre-review tayo ng mga different Elizabeth Arden perfumes. So, by the way, this is not sponsored, but I would like to share to you kung ano yung mga scents nila. So, let's start. So, first is the Elizabeth Arden Green Tea. So, eto naman si Green Tea, masyado itong mabango. Kahit sino siguro yung makaamoy nito, sobrang sasabihin nila ang bango. Even my husband's like this. Sabi niya nga dati, iba talaga pag green tea yung amoy. And, syempre, nagbebenta din ako ng mga perfumes. Isa ito sa pinakamabenta. So, si green tea, kasi marami siyang variants ng perfume. So, ito si green tea, na-formulate siya or lumabas siya noong 1999. So, this set is para sa girls. Pero siguro naman kung gusto naman ng boys, baka pwede naman. But more on female scents kasi yung mga green tea perfume. So, si green tea, sabi dito, ang top notes niya is meron siyang lemon, orange, rhubarb, bergamot, and peppermint. So, ibig sabihin ng top note, so pag once yun ang ma-spray mo, yun ang maaamoy mo. Well, sabi naman nila, once you spray, you let it sink for your skin for 30 seconds, then dun mo siya aamoyin. Okay? So, siguro yan. Bango. Okay, sige. Andito na naman ako. Sobrang bango kasi talaga. So, ayun. Since meron kasi siyang lemon and orange, parang sa first talaga, maaamoy mo yung may pagka-citrus. Siyempre, hindi mawawala yung pagka-tsaa ng pabango. Which is, yun nga talaga yung signature, niya, sa scent. So, yun. Then, siguro, sa middle notes naman, sabi dito, meron siyang green tea, jasmine, celery seed, and carnation. So, magiging floral tea something yung niya. Which is, ayan, naamoy ko na din. Pero so far, it's early to say. Kasi ang mga middle notes is after siguro mga 30 minutes. Pero andun na, papunta na siya yung scent taste, papunta na sa pagkatsaa. Then, ang pinaka, base notes niya is yung okmos, musk, white amber, caraway, and fennel. So, since meron siyang musk, so, expect mo to, kaya siya pabango ng pabango kasi palight ng palight na din yung scent niya. So, kaya sobrang maganda ang pagkaka-formulate ng green tea. So, yan. One of my favorites si green tea. Kaya kung gusto nyo, well, hindi kayo magdadalawang isip pag naamoy nyo si green tea. Then, ang next kong ipapakita is si Elizabeth Arden Cherry Blossom. So, ito ang second na favorite ko after kay Green Tea. So, dati kay Green Tea lang ako. Ngayon, si Cherry Blossom. Si Cherry Blossom naman, pareho lang naman sila ng formulation. Only that, ito naman is, yun nga, since Cherry Blossom, floral scent siya. So, ito naman si Cherry Blossom, lumabas to noong 2012, according sa kodi ko. Pinag-research ko na kasi yan, guys. So, 2012 siya lumabas. So, minsan kasi, pag yung Cherry Blossom, different ang pagkaka-formulate nila. Pero ito naman, as in, syempre hindi nawawala yung pagka-tea ng perfume. Pero floral, fresh yung scent. Ang bango nito, gustong-gusto ko to. Wait lang. Okay, yun yung pabango ko ngayon eh. Okay. So, at first, maamoy mo na yung pagka-cherry. Hindi siya yung cherry na, yung fruity cherry. I mean, yung, siguro yung cherry na floral. Yun ang best na madi-describe ko siya. Pero, maganda. Medyo kung, ang iba kasi ayaw na may pagka-herby-herby or herbs, na mga scent. Pero ito kasi, tama ang timpla niya. Swak ang timpla niya. And kahit yung another, like din ng husband ko is, itong cherry, to.
of vintage cherry blossom. So ako naman kasi minsan pag nagre-relay ako ng mga perfumes, pag maabango yan sa asawa ko, so far, meaning maganda yung napili ko. So sino pa naman ba ang ating pagpapabanguhan, kundi ang ating mga partners in life. And yes po, number one pa, I'm married! Aww. So, nag-aano sa akin, nagme-message. Yes, I'm married. Number three is si Mimosa. Eto si Mimosa, bago lang to. Kakalabas lang nito nung... Kailan ba siya? 2016. Okay. Eto naman, floral green fragrance. So, pag sinabing green ata, is medyo... imagine niyo yung fresh garden blooms, mga ganong scent. So, for ito, pag ginamit ko to, nakakompliment din to na ang bango. Yan. Nakaka-good vibes ang amoy niya. I'm fresh. Parang sunshine fresh ang ano niya, ang description niya. So, one din to sa favorite ko. Citrusy, sabi naman kasi dito, green tea and citrusy yung ano niya, yung smell and on first spray, pero pwede, but more on fresh para sa akin. Then, yung Mimosa mismo, siguro yung, kaya siya medyo floral yung ano, amoy, dahil nga dun kay Mimosa. Then, musky. So, tama. Musky nga. So, ibig sabihin ko kasi, kaya gusto ko to, kasi yung way na nag-a-adapt siya sa skin ko, nagiging fresh, green or fresh yung scent niya from the start, going sa pagka-floral, then nagiging musky. Ibig sabihin, nagiging light and hindi matapang sa ilong. Pero mabango siya, mabango siya. Actually, binili ko siya including si fig. Okay, Elizabeth Arden, green tea fig, yon, yung violet. So, dalawa yun eh. Ay, hindi. I don't think it's violet. Nakalimutan ko na siya. Pero, hindi ko talaga gusto si fig. Basta, I don't know. But, if you guys like those, ano, those scent na may mga fig tree, then maybe you can appreciate that smell. Pero, ako kasi hindi ko na-appreciate si fig. So, well, pinamigay ko na lang siya. Kasi, insan naman na masayang. Pero ito talaga si Mimosa. Mabango to. Promise. Mabango. So, itong tatlong to. So, for now, ito muna yung mga favorite scents ko ng Elizabeth. Since, meron ako, ito pa lang meron ako. And yung iba, hindi ko pa sinatotry. So, siguro pag nakabili ako ulit, then I'll make a review. But yung yata yung exotic, may bamboo, madami pa silang variants, may lotus pa, mabango, may naririnig akong mabango nun. So, siguro I'll make another video for that, para naman may ideas kayo ulit. Okay? And pala, eto naman po is, eto kasi is, de perfume? Something, ganyan. Perfume. So, this is long-lasting. And, meron din naman siyang mist. So, eto naman si mist. So, ang paggagamit niyan, ganito po. So, mauna si perfume. Then, if you like na mag-refresh na lang, pwede na si mist ang gamitin. Okay? So, lahat naman ng Elizabeth Arden, meron na mist eh. Meron pa nga pala yung sunshine kasi hindi ko pa siya nabibili. So, ewan, sana naman may mag-sponsor. Pero, siguro ako muna mag-sponsor ni sarili. So, yan po. So, lagi na po siyang may partner, si Perfume and si Miss. Maganda nga yung partners nilang binibili nyo. Kasi para mas sure nyo yung long-lasting na ng scent, diba, ng mga perfumes. So, eto naman, di nagkakalayo ang mga amoy nito. Minsan nga, eto na lang si Miss ang ginagamit ko eh. Para yung tipid-tipid. Pero, ganun din. Same-same din talaga ang ano nila, ang mga amoy nila. As long as you buy your perfumes on a legit store. So, syempre, kung hindi legit yan, and binili nyo din naman yung mga
let's say, mga sinasabing tester, wala namang problema doon. Pero, makikita nyo ang difference. There's always a difference between the original and the inspired and the tested. Okay. Ang next ko po is, meron na kang si Elizabeth Arden 5th Avenue. I think ito naman, lumabas siya noong siguro matagal na siyang lumabas. Kung si Green Tea lumabas ng 1999, I think this one lumabas na to ng 1996, I think. Di ako sure ah. Pero, basta matagal na din itong lumabas. Actually, ito hindi ko siya kilala. Pero, nagkataon lang kasi na meron akong naamoy. Then, naglakas loob akong nagtanong na, ano po yung perfume mo? So, ganun. So, sinabi niya is 5th Avenue. Then, yung color niya is gold. So, I thought, eto lang yan kasi 5th Avenue and then gold nga naman siya. Diba? So, binili ito sa UAE. Sa UAE pa ito nabili. Then, yun pala maraming variants ang Elizabeth Arden 5th Ave. So far itong meron ako as of now. So, hindi siya yung naamoy ko talaga doon sa taong pinagtanungan ko. Pero nagustuhan ko din to. Ito naman, fresh floral ang scent niya. Opo. Yeah. Same din sa na-research ko, floral green powdery citrus. So, yun. Hindi ko siya maano sa citrusy scent. Pero, mabango to. Okay? Sa una, napaka-floral. Akakalain mo parang ang amoy niya is sampagita. Parang, hindi siya yung sampagitang ano lang. Yan. So, pero papunta siya sa ganung scent. Pero powdery. And then, social. Ang social ng amoy niya, powdery lang talaga siya. And then, floral. So, gusto ko din siya. Siguro, gagamitin ko, ginagamit ko to. Although ako naman kasi, kung ano lang gusto kong gamitin, ginagamit ko. Pero, based sa ano niya, sa mga special events, occasions, pwedeng-pwede siya. Kasi, ang social lang ng amoy nito eh. Mm-hmm. Saka napaka-feminine. Okay? So, that's it guys. So, ano pa ba pwede kong ma-share sa inyo about si Elizabeth? Okay. So, eto pala, yung mga ganito po, depende yun sa mall kung magkano ang price. So, nagre-range to ng 1,800 to 2,003. So far yun. And, depende din pala po yan kung saan nyo bibilhin. So, meron din kasing nasa 1,000 plus lang yung price nila. Meron din mas pricey din yung ano, medyo high-end. So, eto kasi nabili to sa actually, nabili ko to sa online. Pero nabili ko siya ng nasa parang 1,003. Yata, ito si ano, si Cherry Blossom. But, nung nasa Boracay ako, nakita, dun ko siya first na meet. Itong pabangong to. Dun ko ito na unang naamoy sa Boracay. It's 1,800. Pero sale yun. So, I thought, medyo, kasing price siya ni Elizabeth Arden Green Tea. Si Green Tea talaga, bihira kayong makakita nito ng bababa ng 2,000. Medyo pricey siya na 2,003 to 5, mga ganun. Hindi, ito kasi medyo signature to sa kanila eh. Talagang medyo pricey si Green Tea. Aside dun sa mga ibang variants. So, ito naman sila Mimosa, yung ibang variants. May makukuha nyo na yan ng mga 1,003, mga ganun po. And then, eto si Elizabeth Arden 5th Ave, nasa 2003 I think, or 2005, mga ganun po siya ang price niya. Sa same din naman dito sa Pilipinas, yun din ang range ng price niya. And si, ang mga mist, makakakuha na kayo ngayon since pandemic. Maraming sale ngayon kung i-check nyo lang. So, pwede nyo na itong makuha ngayon ng nasiguro nasa 500 plus, 600 plus, but
talagang ito is 900 plus ang pinaka retail price niya sa mga malls or 1,000. So, go check nyo na lang guys kung saan kayo merong mura, meron ding mura sa mga online site, online shop, yun. Just make sure na legit yung mga ma-orderan nyo para makuha nyo yung quality ng perfumes. So, that's it guys for our review for the Elizabeth Arden's perfume. So, please, if you like my video, please don't forget to like and share and subscribe and click the notification bell for more videos. God bless everyone. Thank you.